Okay, so hello guys. Nandito na naman ako. Kamusta naman ang buhay-buhay? So kung bago ka sa channel na ito, edi welcome, 'di ba? Kung luma ka eh magpakluma pa tayo. Okay? So kahapon, okay, 6 p.m. I uploaded a video, 'di ba? And pinag-usapan natin yung message, okay, ng admin sa My Defi Pet Vietnam. And inisa-isa natin yung items doon. And then after that, by 9 p.m. ay nag-release na nga si My Defi Pet official Facebook page, no, ng mechanics, no. So most of our discussions were confirmed by that announcement. But there are some clarifications on some of our interpretations, 'di ba? And there are new updates and there are additional information like yung mga gas fees natin, okay, which we were not able to discuss on our last video. So dito mas i-clarify pa natin kung ano yung mga boss fight rules at ano yung mga additional information na yan. Alright, so magsimula tayo dito, no. Nagtag kasi sila ng tinatawag natin na normal pets at saka worthy pets. Okay, so what are the two kinds of pet in this event? So in this event, makaklassify yung mga pets natin as either normal pet or worthy pet. Okay, so pag tinawag natin siyang normal pet, ang damage niya daw is yung normal damage. So that's 1x. And then you will get a reward for that hit, 0.2 DPET tokens. If yung pet mo naman ay worthy, 5 times damage and you will get 1 DPET token. Ngayon, ang question dito ng mga tao is how do we determine if the pet is normal or worthy? Based sa past discussion natin, di ba sinabi natin may mga specific accessories, okay, that can be the weakness of the boss, no? So they can be the basis for the worthy and normal pets. Kasi kung titingnan natin yung itong screenshot nila no nung boss fight testing, we can see no that evolution is not a factor in selecting a worthy pet. Kasi ayan, no, ito evolved, worthy siya. Ito evolved din pero hindi siya worthy, okay? So yung evolution actually sa boss fight, ito ang mapait na katotohanan, it doesn't matter, okay? So hindi nagmamatter. I am worthy. Pangalawa, yung level ng pets nyo, okay, dito sa boss fight, it doesn't matter. I am worthy. So yan yung mapait na katotohanan. Pet levels do not matter. So yung level 1 at saka level 10, pantay lang. Kasi ang pinag-uusapan natin sa boss fight is yung worthy at yung normal ones, okay? So doon kasi nagbabago yung damage na kayang i-inflict nung pet natin sa boss. And then pet type, hindi din naman pet type, 'di ba? Kasi may mga same pet type tayo dito. So ba to, Rudolph and Rudolph, pero yung isa lang yung mayroong times 5 damage, okay? So hindi din totoo yung mga sinasabi nila na ang mga worthy lang is yung mga nailaw, okay, yung may aura or yung may outline. So wala silang official announcement about that and how they decide on the worthiness of the pet, no? However, on this specific screenshot, for example, sinabi naman nila no that before deployment of the pets, you will see which pets are worthy in and which are not. So I assume na kapag nagkaroon na tayo ng gatong screen sa sarili-sarili nating accounts, meron na mga naka-label doon, okay, na X5 damage. Okay, so ibig sabihin sila yung mga worthy na pet. So one other point is that pets are locked until the end of the event. Pag pinasok natin siya sa boss fight event, hindi na siya makakapag-function nung kanyang mga in-game functions gaya ng producing silvers, breeding, yan, hanggang matapos yung event, okay? Kasi yung pet natin doon sa boss fight, after niya ma-injured or mamatay, it isa-send na siya or ilalock sa isang smart contract and you can claim your pet once the event is over. Meaning, you can only use your pet once for the whole event. So, masaklap nito, pag namatay ka doon sa level 1, ibig sabihin hindi ka na makakasali doon sa mga next levels, okay? Yung pet na yon. Intayin mo na lang na matapos yung event bago magamit ulit natin yung pet na yon. That's why you also have to decide kung sino yung mga pets na i-deploy mo. Kasi you have an option not to deploy lahat ng pets mo, okay? So, pwedeng selected pets lang yung ide-deploy mo for the boss fight for the reason na gusto mong magpalakas ng pets para meron ka pa rin nakukuha na silver or meron kang nabibreed or something like that. Okay? But I don't think most will do that, no? Kasi ako personally, I want to deploy all my pets.
kaya sila ay normal or sila ay worthy. Okay? So, pet levels do not matter. Okay, mapait na katotohanan. At ang isa pa ang mapait na katotohanan, okay, so sa tanong na, can I surely gain profit on this event? Well, the answer is yes. And that's a great reality, di ba? However, ayun nga, meron tayong gas fee. So we are working on a blockchain. So that's normal na there will be a gas fee, which is 0.001 BNB per pet. Okay? Kasi nga, doon sa announcement nila, ayan, so we read this. So some of this we already discussed. So we will not discuss everything. Pero itong nasa baba, ito yung additional information, no? To join this event, you have to pay a gas fee. And for Binance or BSC, BEP20, the average gas fee is about 0.001 BNB. So there are questions kung yung gas fee ba na yun is for the whole event, okay? Kung ito ba is per boss level, kung ito ba ay per pet, things like that, no? Kasi hindi nga siya clearly stated doon sa tutorial or mechanics. So it has been made clear, okay, by the admin na ang gas fee ay 0.001 BNB per pet, okay? So kada pet po 'yan. So with those information, yung gas fee natin, sabi natin, no, for one pet, yung gas fee natin 0.001 BNB, 'di ba? So yung gas fee na 'yon as of August 17, yung exchange rate natin 21 pesos 'yon. Tapos, so yun yung gastos, no? Ngayon yung kita, if normal yung pet mo, makaka-hit siya at magkikita ng 0.2 DPET, okay, that's 67.9 pesos. Okay, so with that, 67 minus 21, makakuha ka kayo ng profit, oh, around 46-47 pesos for that pet. And if it is worthy, 'di ba? 1 DPET, which is 339.50, may profit ka na 318.33. So, sure na makaka-hit yung pet mo, kaya worthy siya or normal siya. In whatever case, meron ka dong profit. Okay? Yun nga lang, dun magdedepende kung malaki o maliit yung makukuha mo. That's why pets can surely make a damage. Okay? So, malinaw po yun. Ngayon, how many pets can be deployed on the server? Ito, napag-usapan na din natin. Ulitin lang natin. Kasi importante dito yung tinatawag na turn-based mechanics. So, only 100 pets from all server can deploy every 5 seconds. Tandaan nyo yung tinatawag na turn-based mechanics. Okay? Kasi, sinasabi dito, how to gain extra DPET token. Ito rin ang napag-usapan natin, di ba? The successful final hit to kill the boss will give you extra DPET token. So, yung final hit. And the higher level of boss is the more DPET token you earn. Ito pala yung sinasabi nila na chance event. So, dito tayo nagkaroon ng konting misinterpretation, no? Na sinabi natin na chance lang pwedeng ma-hit yung boss. Okay, so 100% po na mahihit yung boss nung pet nyo pag pinasok nyo siya dun sa fight. Ang sinasabi nila na chance, dapat kasi ang ginamit na term is turn-based. Okay? So turn. So turn by turn yung pet. Hindi sila atake ng sabay-sabay. So isa-isa, okay? Pet number 1, attack ng boss. Pet number 2, attack ng boss. So ganun siya. Okay? So we will know kung sino yung magkaka-final hit. And kung sino man yung makaka-final hit, yung last turn, yung last chance will get that bonus DPET token. Okay? At yung bonus na yon tumataas every level. So there are also questions on how many pets are required. So wala naman siyang number of pets requirement, unlike siguro kung sa PvP, player versus player. So in this event, kung isa lang yung pet mo, makakapasok po siya sa boss fight. Kung, and technically it's unlimited, no? If you have 100 pets, if you have 1,000 pets, pwede silang gamitin sa boss fight. As long as, okay, 100 pets per 5 seconds lang yung pumapasok sa server. So yun ulit, no? So we are not limited on our personal number of pets, but we are limited on the number of pets that the server can accommodate in a given time. And then how long will the event run? Okay, there are 100 boss levels. And the new boss level will appear every 15 minutes after the players defeated the boss or after the 12 hours time runs out. Kaya siya walang specific timeline kasi nakadepende kung mapapatay ka agad yung boss or not. So kung namatay ka agad yung boss, sabi natin wala pang 12 hours, sabi natin 7 hours, namatay na yung boss. Okay, we will just wait 15 minutes until the next boss arrives. Okay? But if naka 12 hours na tapos hindi pa rin patay yung boss, aalis na, no? Iiwanan na tayo ng boss. Okay? So, hindi mo kasi siya mapatay-patay. So, how long will the event run? The answer there is, it depends.
Okay? So, yun lang muna yung mga information natin for this video, no? I hope may mga naklaro no, sa isip niyo. Kasi ako rin minsan, nakakalito din naman talaga, no? And sana, nakapagbigay si my DeFi pet ng isang, alam nyo, yung isang detalyadong mechanics lang about the boss fight event. Hindi yung paunti-unti, tapos paiba-iba ng channels, okay, yung bits and pieces of information, no? Kaya parang naghahalo-halo. Nonetheless, we have the tutorial, okay, uploaded on their my DeFi pet Facebook page. Okay, nandun yung link. Yun, although yun nga, no, medyo kulang siya and madami pa rin talagang mga questions, no, pag ito lang yung binasa mo. So, hindi mo siya talaga maiintindihan kaagad. Ayun nga, no, so parang hilaw o hindi masyadong na-update kaagad yung mga tao about the mechanics. So, yung mga halimbawa, walang tabi na BNB for gas fee, di ba, hindi sila naabisuhan ng maaga or yung mga may trabaho, okay, or may mga ibang gagawin para sa next 36 hours ay hindi na nakapag-strategize, okay, sa gagawin nila para sa boss fight. Thank you sa pagsama, okay, on this video again. And I hope to see you on our next videos. This is JJ De Leon. I tame pets and I create content about my DeFi pet. So I hope you will be better than yesterday. And as always, may the pets be with you.